Magsitayo na po ang lahat. Ako'y kaawaan, umahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong inisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong inisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipon muli ng ating Panginoon upang sama-sama tayong magdiwang ng kanyang pag-ibig at awa. Ngayong ika-apat na linggo ng Kwaresma, tayo tinatawag na magalak. Magalak sapagkat nalalapit na ang mga araw na ipinamalas ni Jesus Nazareno kung gaano niya tayo kamahal, kung gaano siya katapat sa kalooban ng Ama, kung gaano niya hangad ang ating kaligtasan. Kaya nga't idasal natin na lagi nating makita ang dakilang pag-ibig at awa ng Diyos. Sa mga pagkakataong hindi natin nakita ang pag-ibig at awa ng Diyos, sa mga panahon hindi natin makita ang kabutihan ng Diyos at ng ating kapwa, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko kay sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita, sa masigatig na pagsamba at matibay na pagsampalataya, ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko na maging hari ang isa sa kanyang mga anak. Na magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili,
Ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari. Ngunit, sinabi sa kanya ng Panginoon, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ang batayan ng tao. Panlabas na niyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. Isa-isang tinawag ni Jesse ang pito niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, wala ka bang anak kundi iyan? Meron pang isa, yung pinakabata at pastol ng aking mga tupa, sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo, hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating. At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, siya ang hinirang ko. Pahiran mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakanya ang Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. Panginoo'y aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit nanda ang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y yung ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, sa ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayon nasa liwanag sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibubungang kabutihan, mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip ay ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa. Sapagkat kahiyahiyang banggitin man lamang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim,
ang lahat ng nalalantad ay naliliwanagan at ang naliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog. Magbangon ka mula sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Hesu Kristo. Ang sabi ng Poong Mahal sa daigdig, ako'y ilaw kapag ako ay sinundan. Ang dilim ay mapaparam at sa aking mabubuhay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus, ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganap na bulag. At si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, pumunta ka sa deposito ng tubig na sa Siloe. Ang kahulugan nito'y sinugo. Maghilamos ka roon. Gayon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik ay nakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya noong siya'y namamalimos pa, hindi ba iyan ang lalaking dating nagpapalimos? Sumagot ang ilan, iyan nga. Hindi, kamukha lamang, wika naman ng iba. At sumagot ang lalaki, ako nga po iyon. Dinala nila sa mga Pariseo ang dating bulag. Araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at padilati ng bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung papaano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, pinahiran niya ng putik ang aking mga mata. Naghilamos ako pagkatapos at ngayon nakakita na. Ang sabi ng ilan sa mga Pariseo, hindi mula sa Diyos ang taong yan, sapagkat hindi niya ipinangingilin ng araw ng pahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paanong makagagawa ang ganitong kababalaghan ang isang makasalanan? At hindi sila magkaisa ng palagay. Kaya't tinanong nila uli ang dating bulag, ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? Siya'y isang propeta, sagot niya. Sumagot sila, ipinanganak kang makasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa amin? At siya'y itiniwalag nila. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y manampalataya sa kanya.
siya'y nakita mo na. Siya ang nakikipag-usap sa iyo, ani Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki, at sinamba niya si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Hesus sa Sareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan natin, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Tayo narito sapagkat tinipon tayo ng Diyos, sapagkat gusto natin makita ang dakilang pag-ibig at awa ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus sa Sareno. At patuloy tayong naglalakbay sa Kwaresma, papalapit ng papalapit na ang mga mahal na araw. Kaya nga't narito tayo para magpakita kay Jesus sa Sareno at magpasalamat sa Kanya. Kaya bigyan po natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Yamang lahat, karamihan sa mga nasa simbahan ay pumapasok sa gitnang pintuan. Ilano kaya sa inyo ang nakita yung limang estatwa na nandyan sa may Puerta Mayor? Ilang kaya sa inyo ang napansin ang mga estatwang nasa harapan? Siguro po yung iba sa pagmamadali na gustong makapasok sa simbahan, makaupo sa simbahan, dali-dali. At baka hindi nga napansin o nakita yung limang estatwa na nasa harapan. O matanong ko kayo, ano ba yung limang estatwa na nandun sa harapan? Dahil siguro ang iba sa inyo, napansin, may estatwa, dumiretso pa rin. Nakita, siguro nga po, pero hindi pa rin lubos na napansin. Alam niyo po ba na yung limang estatwang nandun sa harapan ay sumasagisag sa limang misteryo ng hapis na dinadasal natin sa Santo Rosario? Ang limang misteryo ng hapis sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Yung ibang nakakita, napansin ko, nagdarasal, humaharap muna doon, humihinto, bumubulong ng dasal. Yung iba nga, nagsiselfie pa, nagpapapicture dahil nakita nilang maganda ang mga imaheng nandoon. Pero sa totoo lang, ilan sa atin ang talagang nakakakita o dili kaya hindi lang nakakita, dahil sabi ko nga sa inyo, ang iba sa atin nakita yon pero hindi naman lubos na napansin. Sa wika natin, maari mong makita ang isang bagay pero pwede mong hindi pansinin. Siguro nga nakita mo, nando sa kabilang pintuan yung kaaway mo, kaya lalo kang lumihis ng landas. Sabi nga, meron tayong kasabihan, magkaiba yung nakikita sa tinitignan. Magkaiba daw po yun. Yung nakikita, parang sulyap lang. Parang dumaan lang sa harap mo.
Pero iba raw yung tinitignan, lalo na nga raw pag tinititigan. Kasi pag tinititigan mo na, napapansin mo na ang lahat-lahat, lalo na ang detalye. Kaya nga, di ba, minsan ang mga misis magtatanong sa mister, wala ka bang napapansin? No? Nagpagupit pala, nagpa-makeup pala. Pero nakita mo, pero sabihin, ano yun? Kasi pwede mong makita, pero hindi mo naman talaga tinitignan. Ngayong araw na ito, narinig natin ang kwento ng isang himala. Pinagaling ni Jesus ang isang bulag. Ang isang taong akala ay hindi nakakakita. Bulag pa nga siya mula ng isilang siya. So ibig sabihin nun, simulat sa pool, wala siyang nakikita. Pero parang komedya ang ebanghelyo. Kung sino pa ang hindi nakakakita ng mata, siya ang nakakita at nakatuklas kay Jesus Nazareno. Kung sino pa ang hindi nakakakita ang nakatuklas kay Jesus Nazareno. At kung sino pa yung nakakakita, sila ang hindi nakakilala kay Jesus Nazareno. Ang bulag ang nakakita. Ang mga may mata ang nabulag at hindi nakakita. Yun ay babala sa ating lahat sapagkat may mas malalim na pagkakakita na meron tayong kakayahan na sana ito ang magamit natin sa buhay para lalo nating matuklasan, makilala, matanggap si Jesus Nazareno. Ang problema raw po dun sa mga taong naroon, sa mga Pariseo, akala nila alam na nila ang lahat. Mahirap daw makakita ang isang taong akala niya, alam niya ang lahat. Kahit anong paliwanag, naghimala na si Jesus, hindi pa rin nila siya matanggap. Alam nila, yun yung pulubi na bulag. Pinagaling na, ang nakita pa rin nila yung paglabag sa batas. Nakakalungkot daw po, kapag ang isang tao, hindi niya makita yung magandang nangyayari. Ang lagi lang nakikita yung kapintasan, yung kapangitan, yung kakulangan. Napakalungkot daw ng ganun tao. Yung hirap na hirap kang makita yung maganda at mabuti. At ang dali-dali namang makita yung mali at kulang. Pag ganun daw ang ating pananaw sa buhay, mahirap matuklasan at makilala si Jesus Nazareno. Opo, minsan nakikita natin ang dami-dami kong problema sa buhay, ang dami-dami kong pagsubok sa buhay, ang dami-dami kong kulang sa buhay. Pero sana makita din natin si Jesus Nazareno na nagsasabi sa atin, narito ako, kasama mo ako, hindi kita iiwan. Mga kapatid, ito yung liwanag na nais ibigay sa atin ni Jesus Nazareno. Kaya nga sabi sa ikalawang pagbasa, wala na tayo sa kadiliman, tayo ay niliwanagan na ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Kaya't hayaan natin ang pag-ibig ni Jesus, ang awa ni Jesus, ang katotohanan ni Jesus, ang magliwanag sa ating pananaw sa buhay. Opo, hindi natin itinatatwa maraming pangit na nangyayari, maraming hindi maganda na tayo'y nararanasan sa buhay, lalo na may pandemya pa rin.
lalo na ang daming hindi magandang nangyayari. Pero wag na hindi natin makita ang patuloy na paggabay at pagsama sa atin ni Jesus Nazareno. Magkaiba raw po yung makita at matignan. Huwag lang tayo sa level ng pagkakita. Kaya tayo nagdarasal. Kaya tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Nakikinig sa paliwanag ng salita ng Diyos. Kaya tayo nagninilay. Kaya tayo nagdedebosyon para maliwanagan ang ating hindi lang mata, kundi ang ating puso. Sapagkat ang lahat ng ito, katulad ng mga himala, itinuturo si Jesus Nazareno na anak ng tao, si Jesus Nazareno na ating tagapagligtas. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, buksan po natin ang ating puso. Tanungin mo ang sarili mo matatapos na ang araw na ito, anong mga nakita mo sa buhay mo ngayon? Nakita mo ba ang Diyos na gumagalaw sa buhay mo ngayon? Narinig mo ba ang mensahe ng Diyos para sa araw na ito? Naramdaman mo ba ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo? Araw-araw, mga kapatid, kinakausap tayo ng Diyos. Araw-araw, nagpaparamdam ng Diyos. Araw-araw, ipinapakita ng Diyos ang Kanyang kabutihan. Naniniwala po ako, kaya kayo narito ngayon nagsisimba, kaya kayo nandito ngayon sa simbahan ng Quiapo, hindi lang dahil gusto nyong makita si Jesus Nazareno, kung hindi, mas lalong gusto nyong makita ang Kanyang kapangyarihan, ang Kanyang awa, ang Kanyang liwanag. Kaya sama-sama po tayong magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, liwanagan niyo po hindi lang ang aming mga mata, kundi ang aming mga puso. Patawad po kung hindi namin napapansin, hindi namin tinitignan ang mga pagkakataong nangungusap ka, nagpaparamdam ka, naggagabay ka. Nagbabalik po kami ngayon dito dahil gusto namin kayong makita. Gusto namin kayong marinig. Gusto namin maramdaman at matanggap ang iyong kapangyarihan, pag-ibig at awa. Tulungan niyo po kami sa patuloy naming paglalakbay na lagi na makita ang iyong pagpapala sa aming buhay. Tanggalin niyo po ang pagkabulag sa aming buhay. Bawasan niyo po ang lagi naming pagpansin sa masama, sa di maganda, at nakakaligtaan tuloy namin ang mga mabubuti at tama na ipinapadala niyo sa amin. Paghilumin niyo po kami katulad ng ginawa po ninyo sa bulag. Liwanagan niyo po kami. Pagpalain niyo po kami. Mahal na poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesu Kristong iisang anak ng Diyos,
Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paparito at tuhukom sa nangungbubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na umuli ng amatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, ibinubunyag ngayon ng Ama ang kanyang sarili bilang liwanag ng sanlibutan. Atin ngayon siyang sundan bilang liwanag ng ating buhay habang ating itutugon, Ama, Ikaw ang aming liwanag. Ama, Ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo sina Papa Francisco, mga obispo, mga pare, mga diakono at mga laiko sa aming bawat pagpapasya at paglilingkod sa isa't isa. Kami dumadalangin. Ama, Ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, gabayan mo ang bawat lingkod bayan sa iyong katotohanan. Kami dumadalangin. Ama, Ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo kami ngayong maraming pinagdaraan ng pagdurusa sa kadiliman ng gabi. Ikaw nawa ay manatili. Kami dumadalangin. Ama, Ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, itinataas namin ang aming mga kapatid na misyonero. Liwanagan mo ang kanilang mga puso upang kanilang masariwa ang tamis ng kanilang unang pagtalima sa iyong misyon ng pag-ibig. Kami dumadalangin. Ama, Ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, pahintulutan mong makapasok sa iyong walang hanggang liwanag ang mga yumao naming mahal. Kami dumadalangin. Ama, Ikaw ang aming liwanag. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan, at ang ating mga personal na kahilingan. Kami dumadalangin. Ama, Ikaw ang aming liwanag. Ikaw ang aming liwanag o Amang mapagmahal. Tulungan mo kaming masalamin ang iyong buhay at pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para sa paghahaing nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay, kalakip ang dalangin amin nawang maidangal, ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang, at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Minabuti niyang maging di naiiba sa amin upang ang sangkatauhang namuhay sa dilim ay kanyang maakay sa pananalig. Nahantong sa liwanag ng iyong pag-ibig, kaming ipinanganak noong una bilang alipin ng dating pagkakasala ay kanyang hinugasan sa tubig ng muling pagsilang upang maitampok bilang mga kapatid niya sa iyong angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilot po ang lahat. Sa ating pagsisimba, ipagdasal natin, makita nawa natin lagi ang kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Bilang isang pamilya, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin, kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kapag kami nabubulag ng kasalanan, nabubulag ng aming pagkamakasarili. Pagalingin niyo po kami, Panginoon. Linisin niyo po kami. Pagkalooban niyo po kami ng liwanag ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Hesukristo, ang ating liwanag at kaligtasan. Ang Kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon. Ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Mga paalala sa mga nagsisimba, patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa simbahan ng Quiapo, sa inyong puntulong sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata, at iba pang pang-ayuda para sa ating mga kapatid na nangangailangan at nasalanta. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno, tinutulungan tayong makita lalong-lalo na ang pangangailangan ng mga dukha. Tinutulungan tayong makita ang pag-ibig ng Diyos. Kaya't hayaan natin ang pag-ibig at awa ni Jesus Nazareno ang magliwanag sa ating buhay upang lagi nating makita ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon. Magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang liwanag ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.